para sa kang follower. Susubukan natin. Tingnan kung maalis ang ingay ng makina. At yun dito guys, oh, may vinyl din ng washer dito sa loob nito. Ayan guys, kung makikita nyo. Okay guys, nakabili na rin ako ng pistoring. Bago na yan. Yung dati pala nating gamit na block guys, nagkaguhit. Ito. Ayan guys, oh, kung makikita nyo. Ayan o. Ito yung bago nating block. Stock pa rin yan. 62. Medyo marumi lang. Salpak na natin guys. Piston. Dito naman guys, ginawa ko ng dalawa itong ganto niya, wave washer. Yung guys, nalagay na natin. Yung guys, dapat nakaumbok siya ng konti para pag ginigpitan, didikit siya ng matindi. Wala nang ingay dito yan. Ilagay na natin yung block guys. Tamang pag-ano naman dyan guys, para di kayo mahirapan. Diinan nyo lang yun dito guys, para hindi gumulaw yung mga yan. Ano guys, ganun lang kadali yun guys.
Tingnan natin guys yung matatanggal yung ingay niya. So guys, may tuturo pala ako sa inyo guys. Ang tama paglagay pala ng push rod. Ganto guys. Kakapayin nyo muna yung lapat nya. Yung pinamaliit sa ilalim, sa kang follower. Ito naman sa malaki, dito sa taas. Tandaan nyo yan guys, yan din nagsisimula sa nagsisimula ng ingay sa motor. Yan din gumagawa ng ingay. Yan guys. Ito, sa ilalim. Ito rin, sa taas. So ayun guys, lagyan na natin yung head. Cylinder head. Nice. Hingin natin yung tornilyo. Huwag yung iwan din tong ano, palimutan tong push rod guide. Rod guide, kumbaga. So yun guys, tantang paglagay. Yung malaki sa taas, yung maliit sa ilalim. Kapayin nyo lang guys, malalaman nyo kung ano malaki yan. Maliit. Yun guys. So yun guys, lagay na natin itong takip niya. At yung kanyang piston. Piston sa gas. Turbo door. Lagay na rin natin ng kanyang tambutyo. Okay.
So yun guys, subukan natin panda rin. So yun guys, tumahimik naman siya.